kinalalagyan niya ngayon. Paano mo naging lolo si Apollo Hiboloy? Bali po, yung kapatid ni Pastor Hiboloy, is lola po. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang ano, parang pinilit ka rin mag ano, mag-beg, ganon, mamalimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang membro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Tibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay ng mga paninda, ganun. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga asin, hindi ko pa kabisado ang katakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako magkaroling pag Christmas. Na-experience mo bang maano, paparusahan ng physical? Yes po, nung nag-full-time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Tibuloy. That time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media. Meron lang po ako yung naging girlfriend kasi bawal nga po daw yun. Kasi through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RTN9 na reporter, pero hindi ko yun totoo. Tapos, inold nila ako noon, hindi na nila ako pinaduty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inulagay nila ako sa Bartolina. Nung ilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po kung magiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababay na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sili yung mata ko. Nilagyan nila ng sili yung ari ko. Nilagyan nila ng sili yung bibig ko. Almost 9 hours pa ako hindi na napita. Sigaw lang ako ng sigaw pa sila na po. Pag sinabi mo sila, sino sila? Pwede mo pamatakan? Nilalakot po sila lahat. Ang nag torture po sa akin, number one po, si Julio Pablo, tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Tibuloy Antico. Inutos ba ni Pastor Tibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, mayroong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo. Kahit po yung mga kasama ko na tinorture, akala po nga namin hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganun? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last week ng October, kasi po, pagkatapos po kami binugbo, pinahirapan. Pagkatapos kami tinorture, pinastambay kami dun sa taas sa Bartolina. Pagpahinga nila kami dun mga isang linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta dun sa building ng SMNI na binili ni Pastor Kibuloy. Pero, ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa Kingdom?
Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na, pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali, ako po ang nagplano lahat ng pagtakas namin. Okay, at for the record po, si Elias David ay nasa embassy po ng Pilipinas ng bansang kinalalagyan niya ngayon. Paano mo naging lolo si Apollo Kibuloy? Bali po, yung kapatid ni Pastor Kibuloy, islola po. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang ano, parang pinilit ka rin mag ano, magbeg, ganon, mamalimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang membro doon sa Bicol dahil po, yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Kibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, in-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay ng mga paninda, ganun. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga asin, hindi ko pa kabisado ang patakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako magkaroling pag Christmas. Na-experience mo bang maano, paparusahan ng physical? Yes po, nung nag-full-time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Kibuloy, that time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media. Meron daw po akong naging girlfriend kasi bawal nga po daw yun. Kasi through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RPN9 na reporter. Pero hindi ko yun totoo. Tapos, inold nila ako noon, hindi na nila ako pinag-duty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako. Dahil pinag-irapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako na lalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung ilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po. Pasensya na po kung magiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sili yung mata ko. Nilagyan nila ng sili yung ari ko. Nilagyan nila ng sili yung bibig ko. Dahil maalos po ako yung hindi nakapita. Sigaw lang ako yung sigaw po. Pag sinabi mong sila, sino sila? Pwede mo marami po sila. Kilala ko po sila lahat. Ang nag-torture po sa akin, number one po, si Julio Pablo, tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Kibuloy, auntie ko. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, mayroong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, Moses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture. Akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganun? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last week ng October. Kasi po, pagkatapos po kami binugbog, pinahirapan.
pagkatapos kami tinorture, sinestambay kami dun sa taas sa Bartolina, pahinga nila kami dun mga isang linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibinayahe kami papunta dun sa building ng SMNI na binili ni Pastor Kibuloy. Pero, ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa kingdom? Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na. Pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali, ako po ang nagplano lahat ng pagtakas namin. Tama ba, Elias David, na kasama mo yung witness nga natin nung nakaraan, yung binanggit kong si Elias Jerome, kasama mo, sabay kayong binartolina, pareho kayong nilagyan ng sili sa mata at saka sa ari, at pareho kayong inutusang iumpog ang ulo nyo sa pader hanggang dumugo? Yes, ma'am. Magkasama po kami. Opo. At tulad ni Elias Rene kanina lang, nagtrabaho ka rin sa SMNI, tama ba? Yes, ma'am. Cameraman po ako sa SMNI. Okay. Diyan po ako nagjo-duty sa Senate, Congress, minsan sa Malacanang Presscon, sa NEB. Dito mismo sa Senate, nakapag-duty ka na pala. Yes, ma'am. Nakapag-duty na po ako diyan. Okay, pati sa House, pati sa Malacanang bilang cameraman, yes, ng SMNI. Yes, ma'am. Okay, so naging kasama ka pala namin sa trabaho dati. Nadagdagan lang yung dahilan, yes, na gusto naming marinig ang iyong katotohanan at makatulong kung sakali, no, sa paghanap mo ng hustisya. Elias David, narinig mo kanina yung testimonya ni Elias Rene, ano? Yes, ma'am. Okay. Kaya mo bang kumpirmahin, ito nga, yung sinabi din ni Elias Rene na wala kayong sweldo noon bilang mga empleyado? Yes, ma'am. Diyan kasi sa loob ng kingdom, ma'am, lahat ng mga nilalagay nila diyan sa TV station, lahat yan experience lang. Magsimula sa cameraman, lahat yan experience. Tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga angkor, wow, wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main angkor, katulad ni dati ni Mike Abe, may sahod yun. At yung ibang kilalang mga angkor. Pero yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Kibuloy, walang mga sahod yan. May outsiders, ano po, Elias David? Wala pong mga benepisyo. So, kinoconfirm mo yung sinabi ni Elias Rene kanina, walang sahod, walang benepisyo. Pero may outsiders din sa SMNI, di ba? Gaya ni Lorraine Badoy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung mga outsiders tulad ni Lorraine Badoy, may sweldo ba sila sa SMNI? Sa akin, ma'am, during my time, ang kasama kong tagalabas nung nandyan pa ako sa kingdom, si Erwin Tulpo at si Mike Abe, yun yung time ko. Pero ngayon, hindi ko na po naabutan yan si Ma'am Lorraine Badoy. Si Miss Lorraine, okay. Salamat po. So, ang huling tanong ko sa inyo sa ngayon, kung, kasi yung unang tanong ko sa iyo kanina ay talaga bang apo ka ni Apollo Kibuloy? Sabi mo, oo. Wala ka namang dahilan siguro para siraan ang sarili mong lolo, ano? Yes, ma'am. Wala po akong ibang dahilan. Ang inaano ko lang, siya mismo ang tinawag niya kasi ako. Nung time na hinukap kami, tumawag siya. Minensyon niya yung pangalan ko. Ipinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Mahigit 2,000 tao yun, mga full-time worker. Doon niya sinabi sa amin kung ano ang mga parusang gagawin sa amin. Katulad ng paglagay ng sili sa mata, pagpakain ng sili, at paglagay ng sili sa ari. So tinawag kang by name ni, yeah,
kay Buloy nung hook up na yon. So, kilala ka niyang personal? Kilala niya po akong personal, ma'am, dahil nakapag-usap na kami ng personal dati. So, kinikilala ka niyang bilang apo niya? Hindi ko lang po, ma'am. Alam kasi, ma'am, pag worker ko, ma'am, pag punta ko sa Davao, ang nakipag-usap sa akin, yung administrator niya, si Ingrid Canada. Siya yung nag-offer sa akin na mag-aral sa Jose Maria College sa GMC. Pero hindi po yun natuloy dahil sumunod na araw noon, binigyan ako ng ticket sa barko. Biyahe kami ng Manila. Kasama ko yung mahigit 300 na bagong full-time. Karamihan noon, minor de edad kagaya ko. 300 na karamihan ay minor de edad pa? Yes, ma'am. So, nakapag-usap kayo ni Pastor Kiboloy, kilala kanyang personal, binanggit niya ikaw by name dun sa hookup, pero hindi mo sigurado kung alam niyang ikaw ay apo niya. Alam niya, ma'am, alam na apo niya ako. Alam niya. Dahil ang pangalan ko ay pangalan ng asawa ng kapatid niya. Okay. So alam niya. Ha, and yet sinapit mo rin ang ganyang klasing mabagsik na parusa kahit ikaw ay kadugo ni Kiboloy. Huling tanong na lang sa akin sa ngayon, no, Elias David, dito sa walang sahod, walang benepisyo ang mga ordinaryong empleyado, ang mga full-time workers ng kingdom na pinatatrabaho sa SMNI. At yung tungkol sa tanong ko sa mga outsiders, alam po ba ng mga outsiders ang ginagawa sa full-time workers tulad ninyo? During my time, ma'am, hindi po alam. Nung nagtatrabaho po ako bilang cameraman, minsan dyan sa lodge sa Senate, kung saan nag-iipon-ipon yung mga cameraman, minsan nagtatanong sila, sinasabi nila sa akin kung magkano daw ang pasahod sa amin ni Pastor. Pero na-briefing na po kami dati. Pag may magtanong sa amin kung magkano ang sahod, sasabihin lang namin na mga scholar kami ni Pastor, siyang nagpapaaral sa amin. Mm-hmm. Pero hindi po kami pinag-aral. Pareho pala kayo ni Elias Rene kanina, pinangakuan makapag-aral, pero hindi naman talaga tinupad yung pangakong iyon. Year 2007 po, ma'am, nagpaalam ako kay Marlon Rosete na mag-aaral ako. Pinaaral nila ako, ma'am, sa Matay National High School sa may Project 8. Mm-hmm. Pero hindi rin po ako nakapagtapos dahil kagaya ng sinabi ko, ma'am, kada hapon magtitinda ka, magsusolicit ka. Tinamad na ako, ma'am, kasi ma'am, walang time para mag-aral. Puro tinda, puro solicit, harana. May harana pa. Eh talagang pag ganyan ang trabaho mo, ginawa kang working youth, hindi ka talaga makakapag-aral. Elias David. So, ang sabi mo, hindi sa pagkaalam mo, hindi alam ng mga outsiders na walang sahod at walang benepisyo ang full-time worker sa SMNI. Diyos ko, nandito ka pa pala sa Senate noon. At sabi mo nga, pinapasabi na lang sa inyo na scholar kayo ni Pastor. Pero kahit scholar, pag pinagtrabaho, dapat may sweldo. Hindi yung kayo pa yung abonado, ano po. Eh, dito sa Senate, pinaglalaban din namin yung mga on-the-job training, mga ganyan, na dapat may compensation ang trabaho nila. So, marami salamat, Elias David. Yun yung mga tanong ko namin sa inyo sa ngayon, pero please stay online kasi baka kami nung mga kasama ko ay oo, may tanong pa. Siguro huling palang tanong sa iyo sa ngayon, Elias David, may mensahe ka ba sa lolo mo? Yung lolo mo na wala ka namang dahilang siraan, yung lolo mo na sabi mo alam naman niya na ikaw ay apo niya, may mensahe ka ba sa kanya? Ang mensahe ko lang po, si Pastor, binangakuan mo ko ng sabi mo magandang buhay. Ibinigay mo ako sa kamay ng mga kasamahan mo para babuyin ako.
Halos buong buhay ko, inalay ko sa'yo. Pero, ganun ginawa mo sa akin. Maraming salamat, Elias David. Naririnig po namin at sana maririnig din ni Kibuloy ang taos-puso mong mensahe. Salamat po. Ma'am. Yes, Elias David. Gusto ko lang pong sabihin, gusto ko lang pong isabi kung sino yung mga kasabot sa pag-torture sa amin. Mm-hmm. Yung nagpahirap talaga sa amin. Diyan sa Novaliches, Quezon City. Si Nining Lizada po, siya yung administrator ng building dyan sa compound ni Kibuloy sa Novaliches. Si Marlon Rosete, head ng logistic department at the same time may position sa SMNI. Si Gio Ayang, personal driver ni Kibuloy at the same time bodyguard. At si Benji Gantalaw, coordinator at ministro. Crisanto, hindi ko matandaan yung apelyido. Ito po yung head, okay, head ng security. At itong dalawang security guard na si Percival Caparos at si Rene, sila po yung nag-prepare ng apat na bao ng niyog na punong-puno ng dinikdik na sili para ilagay sa mga mata at sa buong katawan namin. Maraming salamat, Elias David. Kukunin namin yung tamang spelling sa mga pangalang ito para isama sa pagdinig at posibleng imbitahin para sumagot sa mga tanong ng komite. Very well noted po, Elias David. Maraming salamat sa iyo.